Good day mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, meron tayong gagawin na naman na video. Ito yung kung paano mag-test ng good or bad na capacitor. Tungkol ito sa capacitor. So, maraming klase ng capacitor mga bro. At ito yung kanyang symbol. Yan. Ito yung symbol ng ating capacitor. So, mayroon tayong capacitor na non-polar capacitor. At saka polarized capacitor. At saka yung variable capacitor. Ayan. So, yan mamaya i-discuss ko yan kung ano yung mga capacitor na yan. So, yung non-polar capacitor, yung wala siyang polarity. Like ito, wala siyang polarity. Sa aircon to, wala siyang non-polar ito. Ito naman sa polarized, sample natin, sa polarized, meron siyang positive, negative. So, ang mga capacitor na yan ay sa electrolytic capacitor at saka sa yan ang may mga polarized capacitor. Ito electrolytic or filter capacitor, ito yung mayroon siyang negative at saka ito yung positive at saka yung tantalum capacitor, mayroon siyang polarity. Ito naman mga bro, yung ating variable capacitor, ito yung sa makikita mo yan sa mga AM/FM radio. Doon sa may tuning niya. Ito yon. Ito yung variable capacitor. Nag-a-adjust siya. So yan mga bro, yung ating tatalakayin ngayon. So i-test ko ngayon kung paano mag-test ng capacitor na good or bad. So bago nating simulan ang ating video, magsha-shout out muna tayo mga bro. Shout out muna sa ating mga natin, butihin nating subscriber na si RBA Technician Basic Tutorial. Good day sir, at saka si John Melchor ng Pampanga. Sir, thank you sir. At saka si NBA 2K Gamer Highlights. Ito yung taga Ilocos to. So ayan bro, yung ating shoutout. At ito na bro, yung ating topic. What is the capacitor? Ayan. Ano nga ba yung capacitor? Capacitor is a electronic component that stores an electric charge. So, ibig sabihin, yung electric, nag-charge siya. Example natin sa, example natin sa tangke ng tubig. Yan, sa tangke ng tubig. So, nag-i-store siya ng maraming tubig. Pagka kumuha ka, marami siyang pondo. Nag-i-store siya. Parang ito rin, nag-i-store siya ng electric charge sa capacitor naman ito. Parang hayalin tulit natin sa tangke ng tubig. So ayan mga bro. So ayan, may ang gagamitin natin ng pag-test, mayroon tayong analog tester. Titest natin diyan, malalaman natin kung good or bad yung ating capacitor. At mayroon tayong DMM sa digital tester. Ito lang yung digital tester ko, ang 100 microfarad lang yung kanyang maximum rated. Yan. So hanggang 100 lang siya. Kung 100 na yung tetesterin mo, hindi na nakaya. So yung mga mabababa lang na microfarad yung kaya niya. Sa pinaka last, ito yung ating tinatawag na DIY ko to mga bro. DIY spark capacitor tester. Yan. Meron siyang sits on dito pag ceramic yung tetesterin mo. Pag nakaganyan siya, indicate yung ilaw electrolytic or non-polarized.
capacitor, spark tester. Yan. So iba't iba yung ating capacitor na tetesterin ngayon. Magte-test tayo ng good or bad na capacitor. So yan, tetest, isasaksak ko muna yung ating ano, eto siya, may ilaw siya. Ayan, meron siyang ilaw. So pag ganyan na mode, pang electrolytic. Yan. Pag naka-off siya, yan, pag naka-off siya, mga ceramic, mga tantalum capacitor. Yan, mga ganyan. So ayan. Ito na mag-sample tayo ng at ito ipapakita muna bro, yo, ito, ito yung Mylar capacitor. Yan, ito Mylar capacitor madalas ang nakikita sa mga electronic board. Ito, ang rated ano niya is 6364. 364. Yan. So testerin natin 'to, bro. Gamit tayo ng alligator clip para ano siya. Positive. At ito yung negative siya. Yan. So ito lang muna yung gagamitin natin. Bago natin, bro, lalo sa mga electrolytic capacitor, kailangan natin i-discharge. Paalala sa mga ating mga minamahal na ano, mga technician natin, kailangan nating i-discharge ito. I-short nyo lang sa mga bro. Kung meron kayong ano dyan, yung kagaya ng test probe, i-short nyo lang siya. Sample natin. Ganito. Ganyan. I-short nyo siya na ganyan. Pag i-spark nyo. Yan. Para ma-discharge yung kanyang na-stored na ano, electric charge. Yan. Discharge ang tawag dyan. So, huwag kakalimutan yan para hindi masira yung kanyang sa inyong tester. So, itetest na natin. Yung kanyang value is 364. Yung 364, yung pinaka yung 36 numbering yan. Tapos yung 4 is ano na yan. Yung total multiplier niya. So, ang basa mo niyan is 360 K. So, yung 4 is 4 na 0. So, 360. So, itetest natin yan sa digital. Yan. Digital. Yan siya. Kikita ba yung reading? 388.6. So, ito bro, okay ito. Kinamit ko to, tinanggal ko to sa Sony na TV. Okay yung reading. 388. So ang nakalagay dito is 364, mataas pa nga yun. So titester naman ngayon natin sa analog tester. Set natin sa 1K. Try natin sa 1K. Yan o, makikita ba? Yan, pipik siya tapos pabalik. Yan o, pipitik, pabalik. Pipitik, pabalik. So ito, lakihan natin ng konti sa times 100K. Yan, so papalo, and then babalik. Papalo, and then babalik. So, sa pagkakaalam mo nito, ay good siya sa mga tester natin na dalawa. Pero pagdating dito, tatry natin kung anong ano siya. Off natin. Yan, naka Mylar mode. Testen natin na ganyan. Spark lang. Yun. So, meron siya. Pero, good siya. Pero, in-actual mo sa TV ito, ito yung sira. Merong dalawang guhit sa magkabilang gilid yung TV. Sa horizontal output. Matatagpon ito. So, good. Good, good. Pero, sa actual, sira. Yan. Ito naman yung ating polarized capacitor or electrolytic capacitor. Ginagamit to sa mga filter, sa mga power supply. Ayan. So, etetest natin sa analog muna. Sa analog times 1K.
short muna natin yung kanyang terminal. Short muna natin yung terminal niya. Then, ang pagtitest niyan, baliktaran lang. Mag-store sa kabila, mag-discharge naman sa kabila. Ngayon, discharge, ililipat mo naman siya. Yun, papalo, babalik. Papalo, babalik. Yan. So, mahirap pag mag-base sa analog. Ang masusukat mo lang dito pag shorted at saka yung leaky, yung capacitor. Yan. May apat na sira ang capacitor. Ay apat na condition ng capacitor. Good, isang good, at saka isang open, isang shorted, at saka isang leaky. Ang leaky, yung makikita mo dito sa analog, pagpalo niya, nag-i-steady sa gitna. Hindi na siya nagsisero. Ay, hindi siya na bumabalik. Yun ang leaky. Ang tawag doon. I-steady siya. Papalo, din pupunta sa gitna. Kahit baliktarin mo, papalo, naka-steady lang sa gitna. Yun. Pag shorted naman, pag tinester mo na ganyan, pag shorted, ganyan. Hindi na siya babalik, shorted. At saka yung good, it means good yun. At saka yung isa, yung open, na isa, yung sira, kahit anong ano mo, kahit ilagay mo sa pinakamataas, wala siyang reading, ayun ay open ang tawag doon. So ngayon, proceed tayo dito sa 22. So, na-test natin to, papalo at ibabalik. Try naman natin sa digital. Ang value nito is 22 microfarad. So, kahit baliktaran, mga bro, na-discharge naman na. Ayan. Okay. Ayan. So, antayin lang natin, medyo matagal. So, 922 yung kanyang reading. 923. So, yung kanyang rated dito na microfarad is 22. So, ang basa mo rito is papalo babalik, good yung reading. Pero pagdating dito, napakababa na. So, 9.2 na lang. Ang ano dito is, ayan o, 22 microfarad. Ayan. So, test naman ngayon natin dito sa ano, dito. So, ilalagay ko siya sa electrolytic mode. Ay, ito bro, DIY ko lang ito. Ginagamit ko lang sa mga ano, mga ganito, mostly. Yan. So, mayroon siyang polarity, negative, positive. Ayan. Negative, positive. Ayan. Pag-i-spark nyo na ganyan. Yan o. Napakaliit yung kanyang spark. Yan, makikita mo, mag-i-spark siya, pero hindi na gasyadong kalakasan. Hindi na, nung meron siyang 22 microfarad. So, mas malakas pa siya. So, maaring weak na ito, o kailangan ng palitan. Yan. So, yun, nakikita ng pinagkakaiba sa analog, digital, at saka sa spark tester. So, ngayon, meron tayong capacitor na mostly nakikita sa electric fan. So, magta-try tayo dito sa analog ulit. Sa analog, eto. Yan. Papalo, babalik. Maliit. So, times 100 kini natin. Papalo, babalik. Papalo, babalik. Ayun. Baliktarin natin. Papalo, babalik siya. So, hindi mo makikita kung ilan yung nilalaman na microfarad dito sa kanyang ano, value. Ang nakalagay dito is 1.5 microfarad. So, pag analog, papalo lang siya, tapos babalik. So, try naman natin dito sa digital. So, digital. Ayan siya. Digital. O nakita mo mga bro, yung kanyang digital is 1.1 na lang. So, good siya dito. Kung totoosin, good siya. Yung kanyang reading, papalo babalik. Yun na nang indicate na good or bad. Huwag lang mag-steady dito. O di kaya,
ano, shorted. So, pagdating dito, nag-iiba na. O dito mo malalaman sa digital tester yung kanyang value. Yung kanyang value. Actual value. 1.5 naging 1.1 na lang. Ayan. So pagdating din dito, pag in-spark mo rin dyan, mag-i-spark din siya. Kaso nga lang, hindi na ganun kalakas. So, confirm na defective na ito o kailangan ng palitan. Ayan. Mayroon tayong dito. I-try natin ito sa 1.5 kanina. Ito bago. So, i-try natin. Try natin sa analog. Makikita mo sa analog. Set masyadong mataas sa times 1K lang. Ayan siya. Ayan, papalo, babalik. Papalo, babalik. Ayan. Kapitik lang, tapos papalo, babalik. Try naman natin sa digital. Ayan siya. 1.5 din ito. Ayan, 1.5. Ayan, antayin na lang. Ayan o, makikita mo yung kanyang value. Is 1.5 microfarad. Nakikita ba? Ayan o, 1.5 microfarad. Sakto. So, ito yung good. Good. Ayan. Try tayo ng iba, mga bro. Mayroon tayong ano dito. Mayroon tayong eto. Capacitor ng microwave oven. Eto. High voltage to, mga bro. So, kailangan natin i-short. Mayroon akong lungnos dito. Gumamit lang kayo ng lungnos. Splice. I-short nyo na ganyan. Ganyan siya. Paalala sa mga ano natin, beginner natin dyan na nagtitester na lang basta-basta, o di kayo mga baguhan, i-take note nyo palagi. Pag capacitor ang pinag-uusapan, kailangan nyo talagang i-discharge muna yung kanyang laman. Kasi may mga na-store pa dyan na electric charges nya. So kailangan natin i-discharge. Gumamit lang kayo ng plies, o di kaya screwdriver kung maabot niya na ganoon, o di kaya long nose. Ayan. So titester natin doon. Ang value niya is 0.75 yung kanyang microfarad, tapos 2100 yung kanyang volts AC. So titry natin yan, mga bro, dito sa ating analog tester. So mataas yan. Try natin. Ayan o, mayroon siyang pitik. Papalo, babalik. Yan, maliit lang siya. So, itatasan natin sa 100K. Yun, papalo. Then, babalik. Dapat mag-ano siya. Masyado nang mataas. Ito lang siya. Dapat sa 1K lang siya. Papalo, babalik. Papalo, babalik. So, ano to? Okay, ang reading dito. Try naman natin ngayon dito sa DMM, sa digital. Try natin. Ayan siya. Ayan. So, observan lang natin. So, ang kanyang reading is 0.77. So, as you can see naman, mga bro, na 0.75. So, mas mataas pa nga yung value doon. So, okay lang siya. Okay lang. Pasado pa to. Okay pa ito. Tapos, ang pag-tester dito, isa pa yung technique dyan. Kaya yung nagre-repair ng mga microwave oven, mga ganito, ay nagkakaroon ng shorted dito sa body. So, ang gagawin nyo, isiset nyo sa resistance, o di kaya sa, ano siya, sa continuity. Ayan siya. So, magbabasher siya pag shorted. So, ganyan. Ayan. Kahit ano dyan, ilalagay nyo sa body. Ganyan nyo siya. Kung tumunog niyan, kung good dito ang capacitance niya, kung bad naman dito, meron siyang buzzer, sira na ito. Pwede niya sira na. Meron din ganun, naka-encounter na ako ng ganun. Ayan, pag ganyan, dapat wala siyang buzzer. Wala siyang continuity. Ganun din sa kabila. Ayan, palitan lang. Ayan. Ayan. So, okay ito, good. Good ito.
Meron pa tayong isa. Tatry natin to. Check natin sa ano na, sa tech muna natin sa digital. Kailan muna natin i-short. And then natin alam. Baka masiraan tayo ng tester. Ayan. High voltage pa naman to. Lalo sa mga beginner, mga high voltage. Take note nyo palagi pagka nagtetester kayo ng capacitor. Make sure na i-short nyo siya. So, gamit sa ano tayo, digital. Ang value naman nito is 0.70 microfarad. Yan. Ang kanyang voltage is 2100 volts AC. Ngayon yan, kahit baliktaran naman yan bro, kahit baliktaran, ayan no, pag reading nagbuzzer na, so, dapat hindi siyang magbabuzzer. Check natin sa microfarad. So, ayan bro, baliktarin natin. Ayan. Ayan o, walang daya yan. Walang daya. Wala siyang ma-reading. Wala siya. Check natin sa ground. Sa continuity. Wala din. Check natin dito sa open ito. Open. Pagkabasa nito, open siya. Wala siyang ma-reading. So, ibig sabihin to sira. Sira na to. At pa test natin sa analog. Sa analog. Ayan siya oh, mga bro. Shorted siya. Ayun oh, shorted. Kaya, pag ganito, shorted, putok lagi yung ano nyo, yung high voltage fuse nyo sa microwave oven. Pag ganito, ayan o, shorted na shorted siya. Ayan. Sa body, okay naman sa body. Dito lang, ayan. So, pag na-tester dito, sa ano, wala siyang value. Pag sa capacitance, pagdating dito, shorted. Putok lagi ang high voltage fuse nyo dito sa microwave. Pag ganito, putok. So, ayan, mga bro, nakukuha nyo ba yung ating paliwanag? Mayroon tayong ditong ceramic. Ito siya. Pero, ano, hindi na natin, ano to. Hindi na masyadong, ano to, sa pang-electronics to, mga bro. At saka yung, wala tayong tantalum capacitor. Ito, hindi ko na i-demo to. Ano lang to, parang mylar din ito. Yung pag-test niyan. Mababa lang mga ano to, mga microfarad, nanofarad, kinoconvert sa microfarad sa mga ano nya dito, mga multiplier nya is, ang ano nito is 103, so 10k ito, so 10k, sinti na natin ano yan. Saka yung tantalum capacitor meron din doon, meron polarity yun, positive negative, pero wala tayo noon, wala tayong mga available na sample. So, ano, mayroon tayong ano rin dito. Ito, capacitor ng single capacitor ng washing machine. 10 microfarad. As you can see naman mga bro, 10 microfarad siya. 450 volts. Itong ano, 10 microfarad sa wash ito. So, itetest natin sa ayun, papalo, then babalik sa analog, papalo, babalik. So, mapapansin mo dito, good. Good siya. Good yung kanyang reading sa analog. So, pagdating dito, sa DMM natin, o digital multi-tester natin, ayan. Kikita natin, umaba na yung kanyang value. So, kailangan ng palitan. Ayan. 8.0 na lang. Medyo bumagal na yung actually, iikot pa naman yung kanyang washing. Pero napakababa na. Hindi na talaga fully malakas yung pwersa. Minana na yung ikot. Pero iikot pa rin yan yung washing na. Yan natin makikita yung difference ng analog sa digital. Pagdating naman dito, bro. Yan. Walang polarity dito.
pwede nating i-spot ganyan. Ayan siya, oh. Yan, sumalakas pa siya compared dun sa ano, kasi mayroon pa siyang microfarad na 8 microfarad. So mapapaikot na pa rin yung kanyang wash. So pagdating dito sa digital, doon mo na makikita yung difference. So kung maaari, kung may budget naman, palitan na lang para ano na, wala nang back job. Yan. So mayroon tayong ano dito, dito na capacitor na ano dito, 15x7, ano, 50x7 nito, bro. Kahit hindi mo natitirin to, bro, makikita mo naman kung sira. Ayan, visual check lang. Ayan, oh, lubo na siya. Blotted ang tawag dyan, blotted capacitor. Hindi mo natitesterin yan, malalaman mo pa lang dyan. Lumubo, ito, oh. Pag ginanyan mo siya, ayan, oh, gumagalaw. Pag ganyan mo na, eh, papalitan mo na. Tignan mo itong bago. Ayan, oh, oh. Hindi siya flat. Flat na flat siya yung plate. Unlike dito, ito, matic. Since, lalo na, pag ganito. At saka yung mga ibang mapapansin mo, yung nagli-leak siya dito minsan, o mostly yung mga ano, mga electrolytic. Nakikita ko yung mga electrolytic dito. Puputok ito kung minsan nagkakaroon ng ano dito. Nagkakaroon na ng corrosion yung mga paa. Indicate na yun, nasira na. O di kaya lumalabas yung oil niya, parang oil. Parang dito rin lalabas yung mga oil dyan. Kailangan nyo ng palitan. Yun ang leaky capacitor. Mayroon pa tayong ano rito, 20. Ito, test natin to, 20. So 20 microfarad, test natin sa analog. Yan, sa analog, para short muna natin yung sinasabi natin palagi na short. Yan. Palo, babalik. Balik na rin natin. Papalo, pabalik. Good. Pero pagdating dito, kailangan natin ma-sure bull kung ilan yung exact actual value. So ayan, nakita mo yung difference niya, mga bro. Okay siya. Okay, kasi 20 naman pala to, eh. Yan, 20 microfarad, 20 yun. So, sakto pa, tama pa. Pwede rin dito, bro, dun sa ano. Kaso nga lang, napakalakas yung spark niya. Napakalakas yung spark niya dyan. Yan. So, ginagamitan lang yan. Kung duda ka, last option mo dun, yung kanyang spark tester. Yun. So, meron pa tayong eto. Kung titignan mo to, bro, kung titignan mo to, meron siyang value na ano, 30 plus 3. Sa capacitor to ng ano, aircon na 1.5 horsepower. 1.5 horsepower. Ayan. So, makikita mo, dito yung mga basihan natin, bro. Yung ating mga baguhan yan. Yung mga, ano, basta yung apat na pin. Ayan, apat na pin niya. Yung apat na pin, ayan yung common. Tapos yung kanyang herm o yung compressor, yung tatlo. Tapos yung dalawahan, ayun ang capacitor. Dalawang pin. So, ayan, titest natin. 30 by 3. Check natin sa analog. Discharge muna natin. Discharge, yan. Discharge, common to capacitor. Ay, fan. Tapos, common to compressor, herm. Yan. So, sa analog natin, common, sa herm, papalo, babalik. Sa 30 ito, mga bro. Papalo, babalik. Sa fan, papalo, babalik. Papalo, babalik. So, ang reading niyang is good. Check natin sa body ground. Kung mayroon siyang ano.
grounded sa body. So okay naman, good ang reading natin sa analog. So dito naman sa digital, sa common, at saka sa compressor, Herm. So observan natin yung kanyang ano, dapat ma-reading natin dyan is 30. So ayan mga bro, 28 na lang. So ayan na yung difference pag analog saka digital. Ayan, i-ano natin sa ano, 3 microfarad. So ayan mga bro, nakikita nyo, wala na siyang reading. Wala na siyang reading. Pero pagdating dito, mayroon siyang reading, good. Papalo siya, babalik. Dito, wala na. Dead ball na to. Ganun lang bro, yung ating ano, pag-test ng capacitor. Meron pang isa. Ito o, bagong-bago to. Bagong-bago to. Hindi kayo mag-ano sa bago. May mga factory defect dyan. Ito naman yung kanyang rated value is 25+2. Check natin sa analog. Shark muna natin. Discharge muna natin. Discharge. Ayan. Pagka-discharge natin, ito yung common. Observan yung meter natin sa compressor. Papalo, babalik. Papalo, babalik. Papalo, babalik. Papalo, babalik. So ayan. So pagdating naman dito sa ano natin, sa pagdating naman dito sa so ayan ang yung ano natin, pagtitest ng capacitor. So eto, meron pang isa. Yung pinaka last na ito, mga bro. 30+3. Yan. Ito, bagong-bago to, bro. Yan. Short natin. Gaya ng paalala natin sa mga ano natin, mga beginner natin, saka sa ano natin, customer natin. Isi-short muna. Yan. Tapos, te-test natin sa analog. Common capacitor, ay compressor. Yan, papalo, babalik. Reverse, papalo, babalik. Sa pan, papalo, babalik. Papalo, babalik. Ayun. So, okay. Titest naman natin dito sa analog, sa common, at saka sa compressor. Test natin kung ilan yung microfarad niya. 29. So, okay pa yan, mga bro. 29.77. So, mayroon naman tayong tinatawag na tolerance na plus or minus 5%. So, okay yan. Dito naman sa ating fan. Sa 2, sa 3 yan, mga bro. 2.9. 296. No good yan, mga bro. Yan. So mayroon tayong dito, mayroon tayong ano to bro, mayroon tayong nagtanong sa atin dito na yung capacitor na ganito, yung apat yung terminal, eh bakit daw apat? So itetest natin, ang value nito is ano, 8 microfarad by 450 volts. So yung apat na yan bro, ito at saka ito, magka dikit yan sa loob. Ayan o. Kikita mo siya. Kumalog. Iisa lang yan. Optional lang to. Kung for example, meron kayong dadagdag. Halimbawa, ito naputol. Meron pang isa. Ganon. So, tetest rin natin ngayon yan. Kung ilan yung value niya. Ayan. Si-short natin. Ayan. Tapos, tetest rin natin sa analog. Papalo. Babalik. Short rin natin. Papalo. Babalik. So, yun ang pinagkaiba ng analog sa digital. Ayan. Good yan. Good ito. Test natin dito sa kung totoong good. Dapat may ma-reading tayo na
Ayan, 7.8. So, okay pa yan, mga bro. Yung kanyang tolerance, meron siyang tolerance. Okay pa yan, good. So, ayan, mga bro. Yung, ano, may share ko lang na ating video ngayon. Sana may napulot tayong aral. At, yung aking experience lang sa ating pagtitest ng kapasitor. Sana may napulutan kayong aral sa ating ginawang video. So ayan mga bro, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, bisitahin nyo lang ang aking YouTube channel, Barcel TV. At i-press nyo rin yung ating notification bell at select mo yung all para updated ka palagi sa ating mga ginagawang videos. So, ganun mga bro. Salamat mga bro.